guys, dito nga pala, pinabalot namin siya para hindi lang yung na-damage dun sa mga luggage bag namin. Kaya alam mo, tig pumabasag ni Kuya yung laptop na dala namin. Buti na lang, maayos pa rin. Kaya lang yung gulong ng luggage namin dito nasira. So, hirap na hirap talaga kaming paggulungin yan. Oo nga pala, we are flying with Kuwait Airways and this is our first time to fly with Kuwait Airways. And then, let's see kung maganda ba ang Kuwait Airways. So guys, pauwi nga kami ng Pilipinas nito kasawa ko. And tapos na kami mag-check-in ng mga bagahe namin. So yun, marami, may oras pa naman kaya Starbucks muna kami, kape muna kami. So excited to go home! So yun na nga guys, kung nakalimot kayong bumili ng mga pasalubong nyo, pwede pa rin kayong bumili ng pasalubong dun mismo sa airport. So mayroon kayong mabibili dyan mga iba't ibang klaseng chocolates. Ayan, may mga chocolates dyan, yung mga gawang Kuwait. And then may mga perfume. So mayroon din ano, mga confectionery, iba't ibang mga sweets, mayroon yan dyan. May iba't ibang chocolates, mayroon dyan. So kung nakalimot kayo, pwede kayong bumili dyan. Mayroon dyan Bounty, Snickers, and then mayroon din pala ditong Tang. Tsaka mayroon din dito mga nuts. So kung mahilig kayong nuts, pwede rin kayong bumili dyan para kapag kunyari na board kayo sa aeroplano. So yan. Kaya lang ang dami mga mamahaling mga product dyan na tipong hindi mo na mabibili talaga. Meron ditong iba't ibang perfume din. Tapos yun, kaya lang sobrang mamahal dyan. Nagulat nga ako dito, may Tang pa. O, oh, bitbit ka isang bag. So dito, meron pa dito mga luxury talaga. Diyos ko po, malulula kayo sa presyo. So di bali na lang. Yung mga chocolate din dito na talagang pagka, oh my god, mahal-mahal, 11 kitty. So yun. So yun, dito muna kami tumambay sa may Starbucks dito. Tapos after nun, dumiretso na kami dun sa may waiting area. Ang saya lang kasi ang dami mo makikita mga kabayan. So kapag ito na talaga yung nakita mo, ang saya-saya sa pakiramdam. Oh my god, malapit ka na sa katotohanan. Malapit ka na sa aeroplano at makikita mo na talaga yung pamilya. So ito yung the best feeling ever talaga kapag magbabakasyon ka para sa isang OFW. Pero of course, kung ikaw naman magbabakasyon sa ibang bansa at nasa Pilipinas ka, parang, ay sayang, umi na. Pero iba ang pakiramdam kapag ikaw OFW. So ito na yung mga kaganapan sa loob ng aeroplano. Tada! We're flying! So, yun nga. Siyempre dito, sitang kami ni Lovey Dove ko. Dadalhin ko ang aking Samsung vehicle. And yeah, let's go. Let's fly na. So, yung kinagandaan dito sa Kuwait Airways kasi may camera siya. Down, front, and... Oh, tama. Down and front lang pala. Tapos yun, makikita mo yung nasa labas. Makikita mo yung nagta-traffic ng mga aeroplano. So yun, makinig kayo dito kasi para yun sa safety na. So ito na nga, na-amaze nga naman talaga ako dito kasi nakikita ko yung labas ng aeroplano. Yung sa harapan ng aeroplano, pati yung nasa baba ng aeroplano.
Ha? Wala niyan sa bundok. So, nakaka-amaze lang kasi nakikita mo. Here it looks like Sora, but there it looks like Soto. Because it's not able to fly. So, ito na nga yung part na pa-take off na yung aeroplano. Nakaka-excite talaga. Sobrang ang saya ng pakiramdam ko dito nung lalo na nung ano, umaangat na yung aeroplano. Ay, nako, malapit ko na makita yung pamilya ko. Malapit ko na makita yung lola ko. Ang saya lang. So, yun guys. Ang saya-saya. So, sana lahat ng OFW makauwi na ng Pilipinas. Yay! Kasi ang sarap ng pakiramdam kapag nasa Pilipinas ka na. Tapos, ito naman yung makikita mo sa baba. Kasi nga, diba, front and ano down, makikita mo. So, ito yung makikita mo. Kitang-kita mo yung mga ilaw ng Kuwait dito sa baba. Kita mo pa dyan yung mga sasakyan na umaanda. Ang liwanag ng Kuwait. Sana buong Pilipinas maliwanag. Char! Pero okay na yun sa akin yung sa bundok naman hindi. Sa bundok, okay na sa akin na hindi masyadong maliwanag. Ang ganda lang. So, kain na na. So, attentive tayo dyan. Siyempre, kainan. Dyan tayo magaling eh. You cannot wait. So guys, yung pagkain namin dito sa pag-uwi namin, hindi namin masyadong type. Yung hash brown nga, masyado siyang mushy. And then yung omelette naman, ewan, may something, hindi siya masarap.
Pero yung sausage, okay naman siya. Pero syempre, dahil binayaran natin tong meal, kailangan natin lapagin to lahat. Kailangan natin ubusin to. Kasi sayang naman. So dito, ang sarap lang ng feeling na palapit na nang palapit kami sa Pilipinas. Ang saya. So prepare na tayo sa another meal. Dito naman, habang kumakain tayo, Diyos ko po, lamig na lamig talaga ako dito. Kasi ba naman yung ear AC is nakatapat talaga sa akin. Tuwang-tuwa ako dito sa part na to kasi sarap na sarap ako dito sa dessert na kinakain ko. Parang gusto kong kainin lahat pati yung sa asawa ko. Char! Ako lang ba or kayo din kapag nasa eroplano kayo, gusto niyo makita yung dagat. Yung nakikita niyo yung mga barko na nakalutang sa dagat. Ang saya tignan. So, yan. Ang ibig sabihin yan ay nasa vicinity na tayo ng Pilipinas. Ang saya-saya tignan ng mga green. Alam mong nasa Pilipinas ka na at alam mong malapit ka na sa pamilya mo. Yung part na yan, yung tipo nakakaiyak. Kasi alam mo, dyan eh, may iyak pa na sila eh. Makikita mo na sila eh. Saya-saya kapag yan ay nakita mo. Palapag na kami dyan, actually. So, in-enjoy ko talaga yung moment na yun na nakikita ko na yung malapit na kami sa NAIA Airport. Thank you so much. I think you will go first. We are in the Philippines.
So guys, that's it for today's video. Sana nag-enjoy kayo sa trip natin ngayon going to Philippines.